Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today is Wednesday, January 18, and hindi ko in-expect na magvo-vlog ako behind all of these items. So, lahat ng yan, itong lahat ng to is not sponsored. Nandito ako sa tindahan namin. So, yung mama ko ang dating nagmamanage ng tindahan na to. Kung mapapansin nyo, hindi na ako ganun ka-confident magsalita. Not just because hindi na ako sana may mag-vlog. Kento ako magsalita kasi baka mamaya merong tao, para akong tanga, nababaliw, sasalita. So, unfortunately, I'm not with RJ today kasi there's something happened. This vlog, guys, would be how did we get started and paano namin sinimulan ulit ibangon tong tindahan. Kasi before namin siya i-turn over ni RJ, puro na siya consignment. Lahat ng mga, halos lahat ng mga tinda is from different agent na pumupunta dito, mga ahente na puro consignment lang, like yung cigarettes, yung alak, medyo hindi ganun kadami ang tax ni mama noon, puro ano lang, hindi ko na maalala eh, pero konti na lang talaga. So hindi na niya na ma-manage ng mabuti kasi she's doing Zumba every Monday, Wednesday at saka Friday. So sayang yung mga oras na nagsasara siya, and most of the time hindi na niya nakakaya kasi mag-isa lang talaga siya dito and walang tumutulong. Minsan, tinutulungan siya ng mga kapatid ko. Pero not all the time. Siya lang talaga as in ang nagmamanage mag-isa. So, hindi siya namamanage ng mabuti. Kasi, syempre, tinda lang siya ng tinda. She doesn't know kung kumikita pa ba siya o nalulugi na siya, ganun. Tinook over namin siya last June pa. Pero, nagstay kami dito ng July na. Ay, 7 months na pala. Akala ko 6 months pa lang. June, July, August, September, October, November, December, January. So, 7 months na, guys. And we started, naglagay ako ng capital dito for 80K. Yung mga naiwan na paninda ni mama dito is binayaran ko na sa kanya with profit na yun, guys. Kasi napaka-wise ng mama ko eh. Alam niyo yung lahat ng tinda na naiwan dito, worth 60K yun. Binayaran namin sa kanya yon with tubo na nag-rolling kami ng capital na siguro na, hindi ko na alam kung paano iisipin, kung nabawi na namin yun or what. Pero syempre, 7 months ago na. And nagsimula na kami magdagdag ng magdagdag. Pero ang tinapal ko lang dito nun is 80K. Starting capital namin is 60 plus. So 140K lang yon. And hindi pa siya ganito kalago before. Like, pasampu-sampu pirasong ano lang, sardinas, ganyan, isang kahong MP, isang kahong lahat ng klase ng alak, titigisang kahon lang dati, mga diaper. So, nagdagdag na rin kami ng mga disposable items, mga disposable cups, plates, spoon, tapos yung mga alak. Ayun, nadagdagan na siya ng nadagdagan. Siguro, umigit kumulang 300 plus na ang laman nito. Something like, nadoble na siya. So, andito ako sa harapan ninyo. Just in case na may new viewers tayo na gustong malaman kung ano yung dapat nagawin para hindi malugi yung tindahan nyo. Hindi kami nagpapautang as in talaga. Super higpit namin, especially pag bisyo na ang pinag-uusapan. Unang-una, guys, pag gusto nyong mapalago yung tindahan nyo, or something like sari-sari store. Unang-una, huwag kayong nagpapautang sa mga taong walang trabaho. And hanggat maaari, huwag na kayong magpautang kung ayaw nyo nang malugi. Or, lalong-lalo na hindi kayo nagra-write down. Kasi, let's say, may nangutang sa'yo, tapos tinandaan mo lang siya. Tapos kinabukasan, tapos dumating yung time na sisingilin mo na siya, you'll never know kung aaminin niya ba, kung inutang niya ba talaga yun, or what. So, yun, unang-una, hindi kami nagpapautang. Nagpapautang lang kami sa mga pili lang yung pinapautang namin, like yung kapitbahay lang, ganyan. Tapos sa mga tao na alam namin na walang kawala pagka kinorner namin sa gilid, ganyan. Tsaka si RJ kasi stricto talaga siya. Kaya niyang dumirect to the point. Ako kasi, pag sa akin nangungutang, hindi ako kumikibo. Siya lang yung nagmamanage sa mga ganyang usapin. Hindi talaga ako yung, like, humaharap sa mga ganon, sa customers. Minsan, pag sa sales talk, ang usapan siya talaga. Ako kasi, more like sa accounting lang ako, sa pag-order ng mga stocks, ganyan. Doon lang ako mas focus. Pero, sa pag-manage ng tindahan, si RJ talaga. Siyempre, dalawa kami. Minsan, mas ano talaga siya sa mga ganong
bagay kasi alam niya kung kailan dapat na silang singilin. Pero as much as possible, kung kaya nyo naman na hindi magpautang, huwag na kayong magpautang guys, lalo na kung maliit lang yung capital ninyo eh nagpapaikot lang tayo, diba, ng capital. So, yun yung unang-unang iwasan ninyo, yung pagpapautang. Second, hindi necessary sa amin na kung ano yung kukuhanin namin dito, like kumuha ko nito ngayon. Kasi kailangan ko minsan nito eh. Minsan lang naman ako uminom nito. Pagka yung kailangan ko talaga ng energy, lalong-lalo na na ako lang mag-isa dito ngayon. So, kumuha ko nito, like for example, nung una, ginagawa namin, hindi kami, binabayaran ko siya. Kasi syempre, nag-uumpisa pa lang kami, diba? So, nagbabayad ako every time na kumukuha kami dito sa tindahan. Kasi iniisip namin na hindi ito sa amin. Something like, binabayaran lang din kami dito, something like ganun, na hindi kami yung may-ari nitong tindahan. Yun yung nasa isip namin nung una. So, nagbabayad pa ako pag kumuha ko nito or nang-uulamin namin. Isipin ninyo na hindi sa inyo yung negosyo para hindi kayo malugi. Kasi ang ginagawa namin ngayon, kada kukuha kami, hindi na ako nagbabayad, nililista ko na lang siya, and then monthly ako nagbabayad sa tindahan. Something like ako may utang sa tindahan na to, ganun. Kasi hindi rin naman din minsan maiwasan yun, diba? Pero talagang super stricto namin na inililista talaga namin lahat. Kasi kung hindi namin gagawin yun, malulugi kami. So, yun yung second tip ko sa inyo. So, ang next tip ko naman sa inyo, so nasabi ko na yung bawal magpautang, bawal yung kuha ng kuha sa tindahan. So, ang third is isipin nyo kung magkano yung dapat na ipatong nyo sa paninda nyo. Kung 5% lang ba, kung 10% lang ba, kung 15% o 20%. Kasi kami, 15% lang ang patong namin. Depende sa item. Mostly kasi, pag fast moving, 15 yung pinapatong namin. And yung ano naman, yung medyo hindi ganun kabili, dun kami nagdadagdag ng presyo. Kasi dun kakikita, guys, kung magkano yung tubo na ipapatong mo sa items mo, sa mga items mo. Like for example, sa mga noodles, kung magkano yung presyo ng item na yun, mag-a-add ka ng 15%. So, hindi lang basta-basta pinatungan mo lang siya ng 2, ng piso, ng 3, ganyan. Hindi ka tutubo. Kung kaya mo naman diskartehan siguro yung mga ganun lang kaliliit na tubo, it depends on you pa din. Pero yun kasi yung diskarte namin. Nasa bungan naman kami. So, medyo mababa lang para syempre hakot pa din ng mga tao. And especially na hindi lang naman kami yung tindahan dito. May mga tindahan din kami sa tapat and sa gilid. Syempre meron din sa gawi doon. So, may mga kakompetensya tayo na tindahan. So, kailangan nakabase ka ng percent sa location mo. Kasi kung mataas ang percent ng tubo mo, hindi ka mabibilan. I-base mo yung location mo kung magkano ang papatong mo sa paninda mo. Kapag ka matao, pwede na yung 15%, 10 to 15%. Pagka naman medyo mahirap, syempre 20%. Lalo na pag sa malalayong lugar na namamalengke pa. Kasi kami dito, hindi na kami namamalengke. Talagang by order na and may ahente na. Wait lang guys. So, talking about the location, syempre dapat nasa magandang location ng tindahan mo kung gusto mong lumago. Lalo na pagka yung marami kang kakompetensya, okay naman din yung may mga kakompetensya ka kasi kung marami kang kakompetensya, doon mas hakot ng mga customers. Based lang naman sa experience ko. So, yun yung mahirap sa sari-sari store na kailangan talaga yung tindahan mo is matao talaga kasi kung hindi, sobrang hirap din iahon yung tindahan. So, 7 months namin na yun, guys. Hindi kami kumukuha ng sobrang laki na para sa amin. Talagang pinapaikot namin lahat ng pumapasok, tubo, ganyan. Talagang niro-rolling namin. So, ang kota namin everyday, guys, nung first time pa lang namin dito ay 6 to 8K. Nag-start ang pandemic. Siguro bumaba ang sales ni mama, kaya naging ganun. Kumonti na yung mga paninda niya, hindi na siya ganun kakompleto. So, 6 to 8K lang ang kota namin everyday. And 15% lang yung kinukuha ko. Nagre-range lang ang profit from 900 to 1,200 pesos. So, yun yung everyday kita ng tindahan namin before. Hanggang sa naging 9K to 10K, nag-stick kami hanggang matapos ang 2022 sa 10K. to 12K. So, hanggang sa tumaas na. Siguro, kung hindi kami hands-on dito, hindi ito mangyayari. Kasi, gaya niyan, nakakabili na kami ng box-box na noodles, na kanton, maraming stocks ng gatas, ng mga tinapay. So, yun lang din. And, kailangan mo rin talagang maging hands-on. Kung hindi ka magiging hands-on, mahirap din. Lalo na yung mga nasisirang paninda. Syempre, na-expired din yan. Hindi yan kagaya sa hardware na anytime pwede mong i-dispose. So, pagka
nakita namin na ma-expired na siya, pinopromo na namin siya para makapag-restock na ulit kami ng panibagong stock. Kasi pag hindi ka naging hands-on, lalo pag hindi mo tiningnan lahat ng mga items na ma-expired na, dun ka mag-start na malugi. Kailangan minamahal mo rin yung mga paninda mo, pinupunasan mo sila para yung mga customers mo na akit silang ganyo silang bumili sa'yo kasi malinis ka sa paninda mo. Kahit sino naman siguro, kahit ikaw din, kung bibili ka sa isang tindahan, titingnan mo pa rin yung quality ng binibili mo, di ba? So, kung puro alikabok siya, tapos ma-expired na ganyan, siguro hindi ka naman talaga matutuwa kung ganun lang din naman yung bibili mo sa isang tindahan. So, syempre, ang last kong tip sa inyo, isipin nyo yung mga paninda na fast-moving talaga. Kasi kung hindi fast-moving, matutulog lang yung puunan nyo dun, guys. Ang mga fast-moving items kasi namin is cigarettes, alcohols, mga alak, mga delata, noodles, itlog, tuyo, mga drinks, coke, soft drinks, gatas, ganyan. Halos lahat naman, like, meron din kasi kaming mga tinapay, mga pandesal from bakeries na nagsusupply dito. So, meron din kaming mga ganun. Mabiling-mabili yun, guys, sa mga katrabaho dito. So, ayun, dapat alam ninyo, guys, yung mga items na mabibili. Kasi yun din yung na-realize namin, especially pag pwede kang magdagdag, pero pa-konti-konti lang ganun. Yung mga items na andyan lang siya, natutulog lang yung pera mo. So, yun lang guys, na-share ko lang. Kasi, syempre, gusto ko din na may magawa today. Matagal ko nang gustong gawin to. And, kung may mga suggestions kayo, or something like gusto nyong makita yung paninda namin, comment lang kayo sa baba, and isi-share ko sa inyo guys. Ay na yun, sana mapalago pa natin yung mga tindahan natin. Syempre, dito lang tayo kumukuha ng mga pang-araw-araw natin, and gusto rin natin na maging successful yung negosyo natin, ba? Diba? So, ayun lang, sana mapalago nyo pa lalo yung paninda nyo, and sana nakapagbigay ako ng magandang advice sa inyo. Pasensya na kayo. Di ganong mataas ang energy level ko kasi sa harap ng tindahan namin. So, ayun lang guys, sana na-enjoy nyo yung video na to. And sa mga subscribers ko, pasensya na, kasi ito na talaga ang aking bagong mundo ngayon, hindi na yung dati na... Ano po? Tapos magkano mentos? Piso lang. So, ayun lang guys. Since malalobat na ang aking camera, i-end ko na yung vlog natin. So, sa susunod na mga iba vlog ko, sana manood pa din kayo. Pasensya na kayo talaga kasi ito na talaga yung bagong mundo ko. And soon, kapag hindi ko na kailangan tumao dito, I'd like to do the same vlogs pa din. Yung daily routine na ginagawa ko before, syempre gusto ko pa din talaga ng masarap na buhay, di ba? Sino ba naman ang may ayaw nun? Kaya nga tayo ngayon nagsisipag para matupad ulit yung ganung buhay. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!